Jamal Franklin may matinding sinabi kay Justin Brownlee. At Barangay Ginebra, napakagandang balita ngayong Governor's Cup. Matapos nga ang laro kagabi ng Barangay Ginebra contra Converge 5Xers, ay marami na naman nga ang pinahanga ni Justin Brownlee kabilang na itong import ng Converge na si Jamal Franklin. Ayon niya mismo kay Jamal Franklin ay sa lahat ng nakatapat nitong import sa PBA ay ibang-iba nga daw si Justin Brownlee. Usually nga daw sa mga import na nakakalaban niya ay ball dominant at puntos kung puntos talaga ang labanan. Pero iba nga daw si Justin Brownlee na isang team player, kaya naman mas nagiging maganda nga daw ang flow ng ofensa ng Barangay Ginebra. Bukod nga daw sa skills at talent ay napaka-humble din daw nito. Kaya naman gusto nga ni Franklin na maging kaibigan si Justin Brownlee. Para sa akin mga chong ay mahusay rin naman na import itong si Jamal Franklin. Dahil isa nga itong import scoring machine. Pero iba pa rin talaga ang kayang maibigay ni Brownlee sa kanyang kupunan. Patunay na dyan ang mga championships na naibigay nito sa Barangay Ginebra. Ayon pa nga rin kay Jamal Franklin ay masaya nga ito na nakalaro niya si Justin Brownlee. At umaasa si Franklin na makakatapat nilang muli ang Barangay Ginebra pagpasok ng PBA Playoffs. Dahil dyan nga daw talaga magkakalabasan ng husay sa laro. Sa ngayon nga mga chong ay marami pang pwedeng mangyari. Hindi pa nga natin alam kung sino-sino ang magtatapat-tapat sa quarterfinals. Kaya tingnan na lang natin ang mangyayari sa mga susunod pa na mga araw. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, Barangay Ginebra. Napakagandang balita ngayong Governor's Cup. Ito nga Barangay Ginebra mga chong ay ang isa sa mga kupunan na nasa itaas ngayon ng team standings. Meron nga sila ngayong 7 wins at 2 losses matapos nilang padapain ang Converge 5Xers kagabi. Dahil nga sa pagkakapanalo na yan ng Barangay Ginebra ay napakalaki nga ng chance ng Ginebra na ma-secure ang twice to beat advantage dahil isang panalo na lang ang kanilang kinakailangan. Next game nga ng Ginebra ay kontra Terra Firma Jeep at TNT Tropang Giga. Isang panalo na nga lang ang kailangan ng kupunan ni Coach Team para sa inaasam na twice to beat. At malaki nga ang chance na makukuha nila na yan, lalo na next game nila ang Terra Firma. Para sa akin mga chong ay napaka-importante ng twice to beat advantage para sa Barangay Ginebra. Dahil mas mapapabilis nga ang kanilang pag-advance sa semifinal round kung meron silang twice to beat sa quarterfinals. Pero kahit nga makuha ng Ginebra ang twice to beat, ay hindi nga nangangahulugan na pasok na sila sa semis dahil bilog pa rin ang bola. Ayon nga mismo kay Coach Team Cone ay target talaga nila na makuha ang twice to beat advantage. Mabuti na nga lang daw ay meron silang ilang araw na pahinga para paghandaan ang kanilang dalawang natitirang laro ngayong elimination round. Dagdag pa ni Coach Team Cone na handa na nga daw ang kanyang kupunan sa paparating na PBA playoffs. Pero napaka-importante nga daw talaga ng twice to beat advantage, kaya gagawin nga daw nila ang kanilang makakaya para makuha yan. Dagdag pa ni Coach Team Cone ay maging siya nga daw ay nagulat na hindi agresibo si Jamal Franklin at nakapagtala lang ng 4 points. Pero wala nga daw silang paki dyan dahil ang main goal nila ay manalo. Ano sa tingin niyo mga chong? Naniniwala ka ba na makukuha ng Barangay Ginebra ang twice to beat advantage? Ngayong isang panalo na lang ang kanilang kinakailangan? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa!